Andito po kami ngayon sa Hong Kong International Airport at kasama ko po ang ating mga mahal na OFW. Sila po mismo ang nasa Chatter Road nung merong event doon. At mga ate, totoo ba yung balita na si Ma Rojas daw, ang balita ng GMA7, si Ma Rojas daw ay pinagkaguluhan ng mga OFWs dito po sa Hong Kong? Si dating DILG Secretary Ma Rojas pinagkaguluhan ng mga OFW na bumisita sa Hong Kong ngayong araw. Nagkulay dilaw ang isang bahagi ng parke doon kung saan nagkaroon ng programa. Actually, yung may event kahapon pero hindi para kay Ma Rojas yun. We have an event for Mutya ng Luzon. Nakisawsaw lang sila kumbaga. Kasi at kumuha lang sila ng dalawang booth. Yun lang yung binayaran nila. Pero hindi event ni Rojas na para pag pinagguluhan siya ng tao doon. Yun nga, surprise na dumating. Parang binigyan lang yata ng 2 minutes na speech sa stage, pero hindi para sa kanila yun at hindi pinagkakaguluhan ng mga tao doon. Siyempre, hindi lahat ng mga tao doon na pumunta ay para sa kanya. Sa event yun eh. At sa lahat doon, hindi para kay Mark, kundi may mga Duterte kami doon lahat. Bali, sumingit okay. Lang yun si, doon, si Mark. For the sake lang na mayroon kasing dalawang booths yan na binayaran na tag 1,500 ang isa. Bali, 3,000 binayaran. So, we are there na for the whole event. Actually, pinunit pa nga yung banner niya eh. Nasa baba ng stage, nakalagay ang banner. Kinuha ng isang organizer at pinunit mismo sa harap ni Corina. Yung sinasabi mo sa akin na may sinabi si Corina sa inyong mga OFW? Yun, nagpapitsura na kami. Tapos sinabi niya sa amin, trying hard naman kayo kay Duterte. Yun ang sabi niya. Trying hard na mga Duterte supporters. Oo, yun ang sabi niya. Okay. Yun, nag-speech na siya. Tapos sabi niya kasi, tinanong niya yung mga OFW kung anong pinagbibigay niya. Tapos yung sinagot ng mga OFW, sabi niya chinelas. Tapos tinanong niya kung gusto niyo rin ba kayo bibigyan. Tapos sabi niya, hindi ko kayo pagbibigyan kasi nagbibigay lang ko sa mga bata, hindi sa mga isip bata. Yun. Ah, so tinawag po niya kayo mga isip bata? Yeah, isip bata. Yun po. Ate G, anong masasabi mo doon sa kumakalat mong picture kung saan na naka-Duterte ka, t-shirt cap at itong kamao habang nasa likod mo si Ma Rojas? Parang nakakainis eh. Parang sinasabi niyang maraming makamar doon. Eh, mas marami yata ang Duterte doon kagaya namin. Gusto niya ipakita na ang pinuntahan mong place parang mali yata. Duterte yata dito. Parang ganun. Kaya, why not na gawin ko yun? Bakit? Ba't ako matakot? Eh, pinaglaban, wala namang mali doon na magpag-picture sa kanya. Ate G, ang sabi nila, edited daw yung iyong picture. No, it's not edited. Actually, hindi lang ordinaryong tao ang nag-take niyan. Isang professor ng Chinese University in Hong Kong. Ito po. Taiwanese yun. Taiwanese. Photographer naman. Yeah, Taiwanese. So, ang tanong po, sino ba talaga ang may pinakamaraming supporters dito sa Hong Kong? Duterte!